Tunghayan naman natin ang munting pamaskong handog ng ating programa at ni Ma'am Grace Coramoto sa isang pamilya sa San Mateo, Rizal. Panoorin po natin to. Sa makipot na tahanan ito sa Silangan, San Mateo, Rizal, naninirahan ang pamilya Willie. Hindi maikakaila ang hirap ng kanilang pamumuhay. Lalo pa itong tumindi nang pumanaw ang ama ng tahanan nitong Agosto lamang. Mabigat para kay Francis bilang isang single parent na itaguyod ang kanyang walong maliliit na anak. Yung panganay ko kasi may kapansanan sa paa. Kaya dito lang sa bahay. Tapos yung sumunod sa kanya, yung 15 years old, pumapasok sa dyang siya para makatulong sa pang-araw-araw namin gastos. Naging katuwang na ngayon ni Francis sa paghahanap buhay ang kanyang anak na Binatilio at ang kanyang kapatid. Nagtatrabaho kaming dalawa ni ate bilang kasambahay para may pansuporta kami sa pang-araw-araw dahil nag-aaral pa din yung mga bata. Hindi namin kayanin pagka yung support lang yung magtatrabaho. Kaya kailangan namin magtrabaho. Wala kami dito araw-araw, kuya. Pero uwian kami tuwing pasok kami mga 8 ng umaga, tapos uwi kami mga 5 ng hapon. Kung ang ibang pamilya ay nagdiriwang na ng Kapaskuhan, mahirap pa rin para kay Francis na matanggap ang biglaang pagpanaw ng kanyang asawa dahil magdiriwang sila ng Pasko nang hindi buo ang pamilya. Unang Pasko na wala siya, siyempre. Hindi ka sarangkan, masaya mga bata. Lalo na ngayon, namimiss sa mga bata. Maliliit, nahanap siya. Kaya parang, hindi ko maano yung Pasko ngayon. Saka New Year, kasi wala talaga, wala siya. Hindi ko alam. Para na lang sa mga bata. Yung na, nakapanood sa akin, sana tulungan ako. Hingi ako sa inyo ng tulong. Kahit yung mapagawa lang papano yung bahay ko, masaya na ako. Na kahit pag umuulan, di kami mabasa. Tapos hindi pumapasok yung tubig dito. Yun sana ang hinihiling ko. At para kahit papaano ay gumaan ang suliran ni Francis, ay may kaunting handog ang Rise and Shine Pilipinas, katuwang ang ating kababayan sa Japan na si Miss Grace Coramoto. Maraming salamat po, Ma'am Grace, sa maagang Pamasko po. Merry Christmas po. Whatever na pagsubok po ang dumarating sa inyo ngayon, laban lang po. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. And we always need to pray to God to give us strength na whatever na pagsubok na dumarating sa atin, makaya po natin. Sa kabila ng hirap na ating dinaranas, tuloy lang tayo sa ating laban dahil hindi tayo nag-iisa. May mga tao pa rin handang tumulong at sumuporta. At yan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan.